Magandang buhay mga ka-vloggers. Ang vlogs po natin ngayon ay kung paano gumawa ng trap o silo sa paghuli ng bayawak o barak. Ito po ay napaka-epektibo mga ka-vloggers at ipakikita ko po sa inyo kung paano ang proseso. Ayan po mga ka-vloggers, nilagyan ko po siya ng dalawang silo. So pwede po siya sa baba at pwede po siya sa taas. So kapag pumasok po yung bayawak dyan, ayan makikita nyo, dalawang silo yung pwedeng humuli sa kanya. So tapos mga ka-vloggers, ang kagandahan pa sa kanya, ginawa ko siyang apat. Kapag pumasok ang bayawak dito mga ka-vlogs, mahuhuli rin siya rito at pwede rin siya mahuli dito sa kabila mga ka-vlogs. So ayan, so apat po siya ang ginawa ko mga ka-vloggers, apat. Sa bawat ikot po niya makikita nyo ang pine ay nilagay natin sa gitna at nilagyan po natin ng bakod. Ayan mga ka-vlogs, hindi niya makakain yan, nasa loob ang pine. So ang silo po natin ginawa ay apat tapatan. Ayan po mga ka-vlogs, makikita nyo yung ginawa natin at idedemo ko po sa inyo kung paano ang paggawa. So nilagyan po natin ang bakod para wala siyang ibang iikutan kundi dyan lang sa apat na siwang. So sumablay man po siya sa isa ay mauhuli siya sa kabila, sumablay man siya sa kabila ay mauhuli uli siya sa kabila. So paikot-ikot lang naman siya dyan at hindi niya makakain yung pain dahil nasa loob. Lalagyan natin ng tali sa loob, kinulong natin ang pain. So ayan po mga ka-vlogs, makikita nyo meron siyang bakod. So dun sa bakod na yan, hindi po siya iikot sa labas dahil nang may siwang sa gitna. So wala siyang ibang dadaanan kundi yung apat na siwang na yan. At epektibong mahuhuli siya dyan. Alam naman natin po mga ka-vlogs na ang bayawak o barak ay ang kinakain niya ay yung tinatawag nating mga, so pwede nating painan ng isda, ilalagay natin sa loob. So ayan po mga ka-vlogs, pwede nating ilagay dyan sa loob yung pain. Tapos hindi naman siya makakain ng bayawak sa loob na yan. So pwede rin nating lagyan ng mga tinatawag nating yung mga ng sardinas. Pwede tayong magbukas ng sardinas. Ayan po, pwede nating lagyan ng dilata ng sardinas sa loob na hindi rin niya makakain. So kagaya nga po sabi ko sa inyo, yung sa isang survivor, kung nasa gitna ka ng kagubatan ay makakaisip ka ng trap kung paano mo mahuhuli ang iyong kalaban. Kapag ikaw ay lumusob sa iyong mga kalaban o papasukin ka ng mga kalaban, kailangan meron kang bitag o trap. So ayan po, kailangan natin ding matutunan dahil nang napaka-practical lang po nito, napaka-simple. Pwede po kayong gumamit ng mga kahoy lang, ordinaryong kahoy. Babakuran nyo sa loob at saka nyo lalagyan ng trap o silo sa loob. Ayan po, makikita nyo mga ka-vloggers. Ayan. Ganyan lang po kasimple. So, didiscussin po natin mamaya kung paano ang paggawa. At follow lang po kayo sa aking YouTube channel sa Jun Abukal. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, paki-like and share na rin po. Ayan po. So, ayan po, napakadaling huli. Ayan. So, wala siyang ibang iikutan. Kaya pag umikot na naman siya dito mga ka-vlogs, huli na naman siya dito. So, dalawa po ang ginawa kong silo. Pwede siyang, kung malaki, pwede siyang mahuli sa taas at pwede rin siyang mahuli sa baba. So, doon sa kabila, ganun din po. Kapag pumasok siya, mauhuli din po siya mga ka-vlogs. Ayan po, mauhuli rin siya. So wala po siyang sablay, sabi ko nga sa inyo, dahil hindi lang isang silo kundi apat na nilagyan ko pa ng tigda dalawa. So bali walong silo ang nakapakat sa atin at napakasigurado po yan mga ka-vloggers. At wala po kayong gagawin kundi panoorin lang ang aking paggawa. At nakikita nyo naman siguro, kayang-kaya nyo naman kopyahin, pero ipakikita ko pa rin sa inyo ang paggawa at subaybayan nyo lang po. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, paki-like and share. At maraming salamat po sa aking mga viewers, sa aking mga followers. At parati po tayong mag-ingat hanggang sa muli po mga ka-vloggers. At palagi nyo pong subaybayan ang aking mga darating pang mga videos. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat mga ka-vloggers. Mag-ingat po tayo lagi. Community guidelines ay kailangan sa aking mga videos at ang parental guidance kailangan sa aking mga videos. Hanggang sa muli po.
So ayan mga ka-vlogs, nilagyan po natin ng maraming silo. Makikita nyo, ipapakita ko po sa inyo. So ilalapit po natin mga ka-vlogs para makita nyo yung ating ginawa. Ito po yung napaka-epektibong trap o silo sa panghuli ng bayawak. So makikita nyo mga ka-vlogs, so nilagyan ko ng dalawang silo sa kabila, at dalawang silo rin. So ayan po makikita nyo mga ka-vlogs, ayan, ipo-focus ko sa inyo yung sa gitna. Nilagyan natin ang pain, so lalagyan natin ang pain dyan at tatalian natin po dito para saradong sarado mga ka-vlogs, so hindi na po makukuha yung pain natin. So pwede nating ilagay ang pain dito sa loob mga ka-vlogs, ayan, lalagay natin ang pain dito sa loob at hindi na po niya makukuha yan mga ka-vloggers. So diyan natin lalagay ang pain sa loob, hindi niya na po makukuha yan. So tapos pag nasa loob na po siya mga ka-vlogs, ayan, lalagyan natin ng tali. So wala siyang gagawin kundi umikot lang. Ayan po mga ka-vlogs, ganyan lang po siya. Wala po siyang gagawin kundi umikot lang ng umikot. At kada iikot niya, sabi ko nga sa inyo, kada iikot niya dyan, mahuhuli po siya. Ayan, dala-dalawa po yan mga ka-vlogs. So, dala-dalawang kamay ang mahuhuli. O kung hindi man mahuli sa ulo, mahuhuli po siya sa mga paa niya. So, ayan mga ka-vlogs. So, pwede rin po makahuli uli yung isa. So ganon siya ka-epektibo mga ka-vloggers. Kapag umikot na naman siya dito, so pwede siyang mahuli ng isa at pwede rin po siyang mahuli ng isa.